lahat ng mga ka-jibli natin all over the world, ang taray, di ba? Pwedeng-pwede na rin ako na mag-solo concert. Guys, susunod target ko na talaga yan. Pero for now, isa muna ang magandang hapon and happy-happy Sunday sa lahat ng ating mga ka-jibli. Nagbabalik nga po ang paborito ninyong ka-bonding sa chikahan. Ako po si Jai Ho at uumpisahan na nga natin ang masayang hapon ng kwentuhan, kakiligan, kilitian, kalokohan, lahat ng hinahanap nyo nandito na sa 10-10-10-10 Showbiz Pamoy! Programang Ayaw Paawat sa Dalang Chika at Saya, nagbabalik po ang Showbiz Pamoy. This is the moment na nga talaga mga ka-jeepney dahil kasama ko na dito sa ating On The Spot segment ang nag-iisang Prince of Pop ng Pilipinas at ngayon nga ay King of OPM Theme Songs, Mr. Eric Santos. Palakpaka naman tayo dyan. Hi! Hello, DJ Jaiho. Oh, grabe naman talaga yung DJ Jaiho. Uy, ang sarap naman ha. Naka-guest na ako dito sa iyong show. Mas masaya kami dahil kami na paunlakan mo at welcome sa aming tahanan sa Showbiz Pamoy. Thank you. Congratulations. Maraming salamat. Thank you so much. Ngayon ay 15th year ka na. Ika-15 taon mo na sa industriya. Pagdating ng 2018, ano ba ang unang pumasok? Ano yung mga realization mo na ikaw ay nandito pa rin magpahanggang sa ngayon sa showbiz? I'm just so grateful. Until now, kapag naaalala ko yung mga panahon na nagsisimula ako, talagang sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos yung mga taong nakilala ko at tumulong sa akin na hanggang ngayon nandiyan sila for me. Tsaka yung mga taong ito ay, kumbaga, naging totoo rin sila sa akin. Naging kaibigan ko sila na, alam niyo, sobrang kaibigan, hindi lang yung working friend, hindi lang yung acquaintance. Naging pamilya ko sila at naging pamilya sila ng pamilya ko. Eric, ngayong 15th year mo na sa show business, nagsimula ka bilang contestant, pero ngayon napapanood ka sa It's Showtime bilang isa sa mga hurado sa tawag ng tanghalan. Ano bang mas mahirap, maging judge o maging contestant? Siyempre, mas mahirap maging contestant. Honestly, kasi kapag nagja-judge ka, ang mahirap lang naman doon yung pagpili kung sino talaga yung magaling, kung sino talaga yung sa tingin mo ay karapat-dapat na magwagi. Pero kasi kapag contestant ka, ibang klaseng pressure, ibang klaseng stress, at ibang klaseng challenges yung madadaanan mo. Physically, of course, you have to be always fit. Dapat laging nasa kondisyon yung boses mo. Dapat palagi kang nasa kondisyon yung pangangatawan mo. Kasi ano yan eh, kumbaga sa mga sports athlete, we are called parang vocal athletes na marami kaming challenges na pinagdadaanan. Minsan kulang sa tulog, minsan pagod yung boses, but you have to perform well. Matindi rin ang competition. And as a contestant kasi, you have to focus your eyes on the prize, yes, but don't forget to enjoy the whole journey. So mahirap pagsabayin yun, yung mag-enjoy mo, pero dapat yung eyes mo, dapat kailangan manalo ko, gusto kong manalo dahil ito yung gusto kong maabot yung mga pangarap ko. Ako kasi ang main objective ko then was, kaya ako sumali kasi ito yung gusto ko. Bata pa lang ako, gusto ko nang kumanta, gusto kong i-share yung kung ano man yung talent na binigay ng Panginoon sa akin, sa mga tao. Gusto kong maka-inspire ng mga tao through my music. That's really my goal, my objective. Kaya ako talaga pinag-igihan, pinasok ko lahat para maging isang singer. Bago ka, di ba, sa'yo mo nag-boyband ka, pero nag-extra-extra ka din sa mga pelikula before, di ba? Yun yung hindi alam ng tao. Before ako mag-boyband, high school ako noon, nag-extra-extra rin ako sa mga pelikula, sa mga shows. Then, marami rin ako mga auditions na in-applyan.
Eto, Eric, kapag sinasabi ang mga tag sa'yo, ang tawag sa'yo sa industriya na the Philippines Prince of Pop, you started as the Prince of Pop, tapos naging Philippines Prince of Pop na talaga. At ngayon, King of OPM theme naku, songs na. Napakalaki naman yan. Ano yung nararamdaman mo? Ikaw ba'y kinikilig kapag narinig mo na tinatawag, pinapakilala ka ng ganyan? Medyo, yeah, mixed emotions. Kinikilig, pero at the same time, medyo mas nagpupursige. Mas, yun eh, parang mas nagpupush ako more to galingan pa. Yes, to do my best. And kasi ako, pag nagpe-perform ako, kahit ano man ang kondisyon ng katawan ko, kahit na pagod ako, because, you know, my audience, kahit anong klase pang audience yan, they deserve the best. So dapat, kung ano ipapakita ko, dapat excellence palagi yung ipapakita ko sa kanila. So, hindi ko sinasabing excellent ako as a singer, but I am always trying to do my best sa lahat ng performances ko to be excellent for them. Ngayon gusto naming malaman, siyempre, sa 15 taon sa industriya, sa show business, sa pag-perform, sa pagiging singer, napakarami mo nang nakasamang mga performers din. Baguhan, sino yung mga hindi mo malilimutang nakasama mo sa tatlo na nakakollaborate mo na? In terms of singing, wow, singing. Kasi umaacting din ako paminsan. Oh, may pa-MMK eh. Oo, totoo. Actor, singer. Siyempre si Sarah Geronimo. Kasi Sarah, magka-batch kami ni Sarah. Halos kasabayan ko yun sa industriya. Sa journey ko dun sa 15 years, meron kaming moment na naging singing partner ko si Sarah Geronimo. Kasi magkasama kami sa Champions. The longest segment on ASAP. So, yun, of course, Sarah. Then, of course, Angeline Quinto. She has always been one of my favorite singing partners, si Angeline. Ang dami naming pinagsamahang duets. Nagsama kami sa MMK. Magkasama kami sa tour, sa mga corporate shows. So, more or less, talagang huminga lang kami. Alam na namin yung ibig sabihin ng bawat isa. And, of course, Regine Velasquez. Si Regine Velasquez, since day one, siya talaga yung grabe ang suporta at pagmamahal na ibinigay niya sa akin at sa aking karera. Siya ang unang nagpa-tikim sa akin ng mag-perform sa stage ng Araneta Coliseum. Every time na kailangan ko yung tulong niya, never ako nakatanggap ng no. And until now that we yung are pagbigyang muli, promoting kumbaga, collaboration with her, talagang wala, I'm just so grateful na naging blessing sa buhay ko si Miss Regine Velasquez. Ikaw mismo nag-ask sa kanya na, Ate Reg, mag-collab tayo sa gawa natin ng bagong version ng Pagbigyang Muli. Yes, kasi sabi ko, of course, with Jonathan Manalo, who is the composer of the song, sabi ko sa kanya, Jonathan, kung hindi natin makukuha si Ate Regine for this song, wag na natin gawin. Agad-agad naman, syempre, nag-iisa Ate Regine. Ganun talaga yung condition ko na, of course, Pagbigyang Muli is very important to me. Siyempre, Eric, ngayon, gusto nang malaman, for you, bilang Eric Santos, gaano ba ka-challenging para sa'yo ang magkaroon yung maging artist sa digital and social media age? Yun yung, kumbaga, inevitable. Yun yung hindi natin hawak. Hindi yung mapipigilan. Change, hindi natin mapipigilan. And parte yan ng mga bagay na nangyayari sa, hindi lang naman dito sa atin yan, kundi kumbaga sa buong mundo, sa pangkalahatan. Half-hearted ako na nalulungkot, and at the same time, masaya ako kasi kahit papano na nararanasan ko kung ano yung mga changes na yon. Ang challenge ngayon sa mga artista na naranasan both, kumbaga yung dati at ngayon, is kung paano ka makaka-cope dun sa changes. Diyan papasok yung how you are able to reinvent yourself, your sound, your music. Sa 15 taon, wala kang time na na-frustrate ka, napaisip ka na, tama na, okay na, nagawa ko naman na, may album naman na ako. Meron. Nag-concert naman. Marami. Alam mo yan, ha? Sa mundo natin, dito sa showbiz, maraming frustrations. Napakaraming frustrations, napakaraming mga pagsubok. Especially emotionally, di ba? Minsan, may mga projects na pinangako sa'yo or akala mo sa'yo na, pero napupunta sa iba. That's, kumbaga, isa yan sa mga frustrations natin. Ako kasi yung taong very positive lang. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay, kumbaga, may ibig sabihin, may kabuluhan, may dahilan. So kung ano man yung mga dahilan na yun,
nabuo ako noon eh, nahulma ako noon sa kung anong tao ako ngayon. Noong mga panahon na bago-bago ako sa showbiz, syempre, nagtitimpla ako, nag-a-adjust ako. Kapag meron ako nababasang hindi magandang write-up about me, dinidibdib ko yan. And kasi nga, dahil sa celebrities tayo, so we are easily judged. At ang masakit doon, minsan, mas lumalampas pa sila eh, nadadama yung mga mahal pamilya, sa buhay. Yes. And yun yung hindi ko kinakaya. Kapag pamilya ko na kasi yung nadadama, sandali lang. Diba, mga Pinoy, kapag pamilya na natin yung dinadamay, lalo na wala silang alam, wait lang. For me, hindi kasi ako yung mapagpatol sa social media. Totoo, tahimik nga eh. Hindi ako. Kasi ako, for me, ang social media, dapat yan ginagamit natin to inspire people. So dapat ang nakikita nila sa atin positive. Kung may bashers, well, depende. Iba-iba tayo ng personalidad. Pwede tayong lumaban, pwede natin ipagtanggol yung sarili natin. Pero kasi ako, I learned to choose my battles. Ano ang sikreto para abutin ang 15th year o 15 taon sa industriya? Siyempre, you have to be grounded talaga. Yes. Yung practice mo ng humility. And yung kasing pagiging humble, hindi yan iniisip mo lang tapos yun na yung makikita ng tao. Hindi ganun yun eh. Genuine and natural na lumalabas eh. Lumalabas talaga yon the way ka magsalita, the way mo carry yung sarili mo. And hindi lang kapag sinabing humble ka, ikaw lang yon. Dapat meron kang magandang support system na magre-remind sa'yo palagi na, oh Eric, like my family, they've been my support system for, kumbaga, sa buong buhay ko. At lagi nilang sinasabi na, Eric, hindi ikaw ang pinakamagaling. Hindi ikaw ang pinaka-poging singer. Ganyan. Hindi ikaw ang pinaka-maraming theme songs. Maraming mas magagaling sa'yo. Pero ikaw ang binigyan ng pagkakataon na nandyan. At hindi iyan permanente. Dapat alagaan mo yan, mahalin mo yung fans mo. And always be humble. At lagi kang palaging grateful kahit maliit yung nangyayari sa'yo. Kasi blessing pa rin yan from above. Taray, di ba? Ang ganda ng kwentuhan natin, no? Malapit na tayo talaga magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat, mga ka-jeepney. Pero more kwentuhan, more kulitan, tawanan, at mas marami pang mga bookingan sa ating susunod na segment, ang throwback, kahit hindi Thursday, sa pagbabalik lamang yan ng Showbiz Pamor! Welcome back sa programang laging inaabangan, tinututukan tuwing Linggo dito sa Jimmy TV. Ito ang Showbiz for More. And eto na nga, mga ka-jeepney, kasama naman natin syempre pa rin ang ating pinakamamahal. Ako, minamahal ko talaga to, ang King of OPM theme song and the Philippines Prince of Pop na si Mr. Eric Santos. At excited ako dahil feeling ko ma-enjoy niya ang ating segment na throwback kahit hindi Thursday. Eto Eric, maganda to. May mga ginather kami ng mga photos mo. Hinanap namin talaga ako ito. Po. Yes. At ikikwento mo sa amin. Handa na ba yan? As in, nandiyan na? Ready na to? Oo. Basta, tiwala lang. Ready na ito. Ikikwento mo sa amin ngayon kung ano, saan ito, anong kwento sa likod ng picture na yan. Mm-hmm. Okay? Let's start with our first picture. Go, pasok. Pakita na natin. Ako, parang pinapalitan mo pa, ha? Ayan. Ayan, hanapin niyo ako dyan. Wait, ito. Ayan. Ayan po ako, mga See, ang gwapo mo na noon pa man. Tisoy, di ba? Ayan yung time na college days ko yan, nag-aaral ako ng dentistry. CEU. Yan ang aming CEU, yeah. First year proper, so third year college. Antaray. Marami nagkaka-crush sa'yo. Kasi pag ganyan ang itsura, di ba? Parang sa school, pag may ganyan kang kaklase, yan ang habulin talaga. Di ba? Ewan ko sasabihin ko, ha? Kasi ano eh. Ano yan? Mr. Dentistry ako naman. Sorry. O, di ba? Pag Mr. Dentistry ka, may title Hindi. Ka na. Kasi kaya naman ako na naging Mr. Dentistry noon. Kailangan, sabi ng mga teachers ko, yung iba kong teacher, sabi nila, step higher ang final grade mo kapag sumali ka. May mga pag-ganun lagi yung mga teacher. So wala akong choice. Siyempre gusto ko mataas grades ko, di ba? So wala akong choice. Sumali ako. Okay, next. Susunod. Ay, si Eric ba to? Ano yan?
Mascot yan eh. Hindi, ito ang, ito yung sa Star. I think yun yung, yeah. Unang-una. Grand Finals grand ng finals. Star. Tama ba? Star in a Million, nung nanalo na ako niyan. Yes. Oh. Huwag niyo kong apihin kasi yan ang uso dati talagang hair. Sa kanon time na yan, di ba? Yan ang uso pang looks dating buhukan. Gel-gel na ginulo-gulo, ganyan. Tapos tusok-tusok na ganun, spike. Di ba nakwento mo kayo na sa akin from boy band talaga, dream mo talaga na pasukin ang industriya. Ito ang unang-una mo nakitang way, Star in a Million. Nung napakinggan mo to, parang ikaw din ba yung tipo ng ganun? Nung nagpa-plug pa lang sila sa ASAP to une, di ba? Segment sa ASAP. Yes. Plug pa lang siya, parang narinig mo ba at parang sinasabi sa'yo na, Eric, ikaw ang kahanap. Hindi, ang kwento niyan, si Tito Boy talaga yung naka-discover sa akin. Ah. I actually auditioned inside his van. Then, nagustuhan niya naman yung boses ko, thankfully. And sabi niya, alam mo, why don't you join Star in a Million? It's the hottest singing contest now on TV. Then, tingnan natin kung ano mangyayari. Win or lose, I'll handle you your career, sabi niya. Pero Eric, di ba, na-out ka, tapos naibalik ka sa wildcard, dun tayo sa na-out. Nung na-out, anong naramdaman? Ay, ano, bagsak ang ano ko nun, ang mundo ko. Alam mo yung sinasabi nila na parang kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Na-experience mo yun. Na-experience ko yan, yung tipong tatlong araw kang di makabangon sa kama. Yan yung mga times kasi na walang nangyari sa boy band. Eh. Tinalikuran ko na yung boy band, then I joined Star in a Million, baka ito yung... Kumbaga, last resort ko na nung time na yon. Then kung hindi pa rin mag-work, magde-decide na ako to go back to school na lang talaga. Nag-wildcard. After a week or 2 weeks, tinawagan ako ng ABS kung gusto kong mag-join ng wildcard. Ako personally, ayoko na talagang mag-join. Kasi nandun na yung takot. Ang sakit eh. Na-out ka na eh, diba? Nasaktan ako, nandun na rin yung takot na baka mamaya maramdaman ko ulit yung pain na naramdaman ko ng mga panahon na yon. But tinanong ko kasi yung family ko, sabi nila, try mo ulit. Wala namang mawawala na kung sakaling matalo ka ulit eh. At least masasabi mo na you tried and gusto ka pa rin naming mapanood even for the last time on TV. Looking back, anong tumatakbo habang inaawit mo ang This Is The Moment? Kasi alam akong kwento dyan sa This Is The Moment. Magkakaibigin kasi kami doon eh. Ang kaibigan ko siya si Marinel, si Johan. Si Marinel yung second runner-up. Before the Grand Finals, nandun na kami sa studio. Sabi ko sa kanya, Marinel, since kaibigan ko siya, sobra kaming open sa isa't isa. Huwag mo na masyadong galingan. Sabi ko, ayoko mag-second runner-up. Gusto ko first runner-up ako. So that time, buo na sa utak ko na mag-first runner-up lang ako at si Marinel ay mag-second runner-up. Dahil kayo rin mismo, alam niyo na parang, si Sherin. Alam na namin si Sherin kasi nung buong, kumbaga, grand final season, si Sherin talaga yung number one. And pinapakita yung ranking kasi namin every episode eh. So, alam ng tao, alam namin lahat na si Sherin talaga yung mananalo. So, nung This Is The Moment na nakita na, ay sandali, wait lang, This Is The Moment, na parang isa ka dun sa mga sumasali sa contest na kapag perfect ang song na inawit mo dun sa kwento ng buhay mo at talagang mamahalin ka, i-embrace ka ng audience mo, di ba? Kasi unang-una, yung This Is The Moment, kaya ko siya kinanta, naubusan na ako ng song. Kumbaga, aksidente lang talaga na This Is The Moment yung kinanta ko. And we were just given parang 2 weeks to prepare for the grand finals. Yung isa kong aunt, sabi niya, why don't you sing This Is The Moment? Pareho kaming fan ni Martin eh. Sige, This Is The Moment na lang din kantahin ko. Total, kahit ano naman ang, sa loob-loob ko lang, total, kahit ano naman ang kantahin ko, hindi naman ako mananalo. First runner-up naman. Runner-up pa rin naman ako. Masaya na rin ako na nakatungtong ako doon sa grand finale talaga. Tinatanong mo kung ano yung nararamdaman ko nung kinakanta ko yung This Is The Moment. Parang nung ako na yung kumakanta at nakatungtong ako dun sa entablado, sabi ko, ilalaban ko to. Sabi ko, hindi pa naman tapos ang lahat eh. For the last time, ilalaban ko to. Yun yung nasa utak ko. Positive lang ako. Kahit alam ko na runner-up lang ako, sabi ko talaga sa sarili ko, may istorya yan. The night before the grand finals, hindi ako nakatulog ni isang segundo. Siguro dahil grabe na yung kaba, yung tension. Iniisip mo na eh, tomorrow is the day, gano'n.
someone told me to drink wine. Rum, actually. Sakit. Para daw mas ano, mas magbuka daw yung vocal cords and mas mabawasan yung kaba ko. So sinunod ko yun. Dito mo unang sinabi yan, yung kwento na yan. Dito ka lang unang sinabi yan. Thank you, Eric. Tapos, hindi ko alam na pag wala ka palang tulog at wala ka masyadong kain kasi tensyonado ka, tapos uminom ka, madali ka palang ma... Mahilo. Kasi di naman ako umiinom talaga, di ba? Totoo. So, nung time na yon, halo-halong emosyon na yung nararamdaman ko. Nung pagtungtong ko ng stage, hala, ano yung first line ko? Nalimutan. Nalimutan ko. Nung pag, after ng VTR, nung pag gano'n ni Tito Homer ng piano, this is the moment. So, nandun na. Sabi ko, lalaban ko to. Aray. Bongga, next. The rest is history. Totoo, yun na yun. Oh, ito na kayo. Oh, yes. Ito yung first na nagsama-sama kami sa isang tour. Kumanta kami sa pag-welcome sa amin ng governor ng San Francisco. Then kami yung isinalang ng TFC before our concert the following day. So, parang celebration yun ng 10th year ng The Filipino Channel. And iyan yung first time na nakapag-tour ako abroad. Hindi malilimutan, diba? Yung friendship with isa-isain ko, ha? Kay Rachel, kamusta ngayon? Hanggang ngayon? Kasi hindi pa uso ang salitang best. Ang tawagan na namin best, eh. Noon. She's one of my best friends in the industry. Kay Christian. Si Christian, siya kasi yung klase ng kaibigan ko dito sa showbiz na palagi siyang nagki-keep in touch. Na kahit wala siyang sasabihin, once in a while, bro, how are you? Are you okay? Kahit wala lang, out of the blue. Kay Mark, kamusta? Si Mark yung kaibigan ko na walang masamang tinapay. Napaka, ever since, napaka-bite niya na. Yung wala kang maririnig na reklamo, kung ano yung paggawa sa kanya. Go lang. Napaka-bite din ni Mark. Sarah? Si Sarah, na masaya ako na hanggang ngayon, I get to work with her pa rin on ASAP and sa ibang shows. And I'm happy to tell everyone na meron din kaming collaboration ni Sarah sa album ko. So, I'm just so happy that she said yes to do this collaboration. Ayun. Masaya. And Sarah is one of my dearest friends in showbiz. Sana no, mag-reunion din ulit. Actually, ang daming mga na sa nagsasabi. Twitter na nagsasabi na mag-reunion concert kami. Oo, please naman, di ba? Kasi parang nakakamiss. Kasi kami rin yung magkakasama sa unang-unang concert namin sa Araneta, yung Night of the Champions. Susunod? Oh, my first CD. Ay! Naabutan tape. Ko pa ang tape. Tape. My first album. My first solo album, of course, under Star Records pa nun at ngayon Star Music na. Pakiramdam, nung una mong nakita na meron kang tape at pinakinggan, lumabas sa radyo, classmates, kaibigan, nung pamilya. Nung una kong nakita yung CD ko, nagdasal ako. Nag-thank you ako na ito na yung sagot sa aking mga pangarap. Kasi I really wanted to be a singer, to be a recording artist. Mm-hmm. I want to sing on TV. Yan ang pangarap ko. And nangyari siya, at nung nangyayari na, at nakita ko yung buong album ko for the first time, nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, thank you. Kailan may ramdaman na sikat na si Eric Santos? Sikat talaga, ha? Oo. Naramdaman ko yan simbang gabi. Naalala ko siya. Very vivid pa sa mind ko. Nung nagsimbang gabi ako, yun yung week before ng Grand Finals, ang dami nang nagpakuha sa akin ng pictures doon sa simbahan. So, kailangan akong ilagay ng guard sa isang lugar kasi no. Medyo nagugulo na yung misa. So, parang, ay, kilala na. Na parang, hindi na normal, hindi na katulad ng dating pag nagsisimbang gabi. Kinilig ako doon. Yes. Next, susunod. The music of The Carpet. ASAP, no? ASAP, sa ASAP. Yes. Isa sa mga regular program mo talaga hanggang ngayon. Ang ASAP. Linggo-linggo na mapanood ka ng mga kapamilya natin around the world. Gaano ka big deal for you na mapasama mula noon hanggang ngayon sa ASAP stage? Ito lagi kong sinasabi, ang ASAP kasi yung nanay ko talaga. Siya yung
Kumbaga siya yung nagluwal sa akin bilang isang singer. Kasi dito dati sa mismong entablado ng ASAP ako nagnanalo, dyan ako nagsimula, dyan ako unang nag-perform. And sabi ko nga nung inawardan nila ako ng ASAP Pinoy, nakakatuwa lang na kung saan ako unang nag-perform at tumayo at kumanta, doon din ako nabigyan ng parangal ng mismong mga taong nagluwal sa karera ko. Next, susunod. Oh, 2010. Graduation. Napaka-importante sa akin yan kasi pinagsabay ko talaga yung pag-aaral ko at saka yung showbiz. Yung showbiz. Hindi siya madali, pero kayang gawin. Bakit importante for you, Eric, na dapat kahit na may pangalan ka na sa industry? Kasi ano eh, pangako ko yan sa magulang ko. Na nung nag-stop ako ng school para mag-focus ako sa gusto kong mangyari sa buhay ko. And sabi ko nga, I really wanted to be a singer, so gagawin ko to. Pero pinangako ko na tatapusin ko yung pag-aaral ko. Kasi laging sinasabi sa amin ng magulang namin na wala kaming ipapamana sa inyo balang araw kung dadating man yung time na mawawala kami. Pero yung edukasyon, it's a cliche, pero it's very true na yung pag-aaral, yung edukasyon, yun yung mapapamana namin sa inyo na sana pagbutihin ninyo yung pag-aaral ninyo. And nung bago ako nagbitaw sa pag-aaral, to pursue yung pagbo-boy band ko, sabi ko, huwag kayong mag-alala, tatapusin ko yung pag-aaral ko. Nung binigay mo yung diploma, anong sabi nila sa'yo? Alam mo, nag-decide akong to go back to school after I had my first solo concert at the Araneta in 2007. Actually, second concert sa Araneta. Sabi ko, okay na, nakapag-solo show na ulit ako sa Araneta, I think pwede na ako mag-aral muna ulit. Para naman mabigyan ko ng kasagutan yung pangarap ng magulang ko para sa akin. Next, susunod, ayan. Ito yung kauna-unahan kong ginawang episode for MMK. Nung in-offer sa akin yan, natakot ako kasi hindi naman talaga ako aktor. Oo. Pero sabi ni Tito Boy, bakit hindi mo bigyan ng chance? Nakakatawa lang alalahanin na mas kinakabahan si Tito Boy for me. Habang nasa taping ka? Hindi, parang sabi niya, nakabahan ako, dapat magaling ka dito. Dapat, ano, dapat hindi ka i-bash dito, ganyan. Kapatid kita eh. Nagkatiwalaan kita. Pero sinira mo lahat yon. Hindi lang ako nawala ng babaeng mahal ko. Pati kapatid, pati kaibigan, nawala. Mabuti naman at maganda naman yung naging reviews kasi sobra akong inalalayan ni Direk May Cruz. Nag-undergo pa ako ng one whole day, one-on-one na workshop with Direk Loris Guillen. Ang usay naman talaga naman pala nang nag-training sa'yo. Nakakatakot. Di Loris Guillen, di ba? Oo. Pero napakahusay, napakagaling. Galing. Next. Susunod. Ate Shawi and Chris siya. Ito yan niya yung ano, kaya yung kung saan na-discover si Angeline. Yes, kayo ang Star Power. Star Power. Kami yung co-host ni Ate Mama Shawi. Yes. Naku, eto na. Napakahirap. Lahat nagniningning, pero may iba talagang medyo humina ng konti ang ningning. Eric? Thank you, Mega. Star Power Girls, base sa nakaraang competition, tatawagin ko na ang Star Power Lowest 4. Mama Shawi, ano yan eh? Yung pamilya, buong pamilya kasi namin, Sharon yan. Tapos kompleto yung nanay ko ng CDs, ng tapes ni Sharon. Naging co-host ka na niya. Mm-hmm. May mga tips and advice na binibigay sa'yo si Ate Shawi. Sa inyo ni Christian. Oo. Ano yan? Ang turing niya talaga sa amin. Anak talaga. Napakabait ni Sharon Cuneta sa akin. Ever since na nag-start ako. And until now, once in a while, nagko-communicate kami. Just to say hi. She also promotes my show sa Instagram niya. Ako rin, yung show niya pinapromote ko. So, sobra. Napaka mapagmahal ni Mama. Mama ang tawag Mama sa Sharon. Next, susunod. Tingnan natin. Santo.
First indie film na ginawa mo, 2014. Yes, for Cinemalaya, Separados. Directed by one of my best friends, si GB San Pedro. Hindi ko nahirapan kasi di ba sa indie parang napaka natural nila. Medyo yung... nahirapan ako kasi unang-una hindi ako talaga full-time actor. Pangalawa, kinonvince lang talaga kasi since best friend ko, sige, supportahan na lang kita. Tulong-tulong na to. Tulong-tulong na to. Then siya rin kasi yung nag-produce nung pelikula. Na natatandaan ko lang, most of the time, lagi akong take one lang. Sabi ko, Sabi ko, Direk, okay na yun. Sabi niya, okay na yun. Direk, ako pa talaga yung nagde-demand na pwede bang isa pa? Paulit, kasi parang kasi since best friend ko naman siya, so pwede kong sabihin. Sabi niya, hindi Eric, kasi mas nakikita daw niya yung emosyon sa first take. Kasi since hindi ako actor, kapag nagsa-second take na... Inaarte na. Yes, parang medyo na ako, na conscious na. Next, susunod. Nag-MMK ulit, My Forever. Yeah, ito yung first time naming mag-team up ni Angeline sa MMK naman. Mag-asawa kami dyan. Nagkasakit ako dyan, then siya'y nag-alaga sa akin. Heavy yan, sobrang heavy drama. Hindi ka naman nahirapan kasi siya pa Angeline, very close kayo. So parang yung chemistry niya, yung rapport. Hindi ako nahirapan, in a sense na napakagaling ni Angeline na actress. And nag-workshop kasi ako the day before kay Mr. Pen Medina. Anong fulfillment meron ng acting na hindi mo nakukuha sa singing? Siguro you get to play the role of other people. Tama. Pero sa singing kasi iba rin yung high na nabibigay niya sa amin kasi we get to tell the stories naman of other people just by singing. Totoo. Next. Sunod. With Miss Rufa May. Si Rufa May, yes. Alam naman ang lahat yan. Until now, we're very good friends. And ganun pa rin, hindi nagbabago. Napaka jolly, napaka positive na tao. Next. Pag nakikita mo yung mga sweet photos ni Angeline, syempre, anong una pumapasok sa yung isipan? Angelique, yan. Daming mga ano yun, daming ang mga... daming yung fans, Angelique fans. Oo, totoo, mahal na mahal nila kayo. Ugali ni Angeline Quinto na talaga namang ina-admire mo at na-attract ka talaga. Yung si gustong-gusto mo kay Angeline. Si Angeline kasi napakasarap kasama, napakasayang totoong kasama. Totoong tao din kasi si Angeline eh. Napakasayang kasama. And yung humor kasi namin magkasundo eh. Diba? Saka wala kaming sugarcoating ni Angge. Yes. Gaano kalalim yung friendship nyo ngayon ni Angeline? Gaano siya ka-special sa'yo? Malalim. Malalim na yung friendship namin. Sa mga taon na pinagsamahan namin, masasabi ko na si Angeline ay, kumbaga, parte na ng buhay ko. Hindi lang bilang isang mang-aawit, kundi kung sino ako bilang isang tao. Eric, dagdag lang, no? Anong age mo gustong mag-settle down at ano bang klase? So, Angeline settle down yung pinag-usapan. Oo, doon tayo sa settle down kay Angeline talaga. Kasi parang... Actually, ready na ako anytime. Ready na ako anytime kasi I'm not getting any younger. And okay na naman ako eh. Okay na naman ako. If there's... Anong klaseng babae ba ang nakikita mo na you'll spend the rest of your life with? Siguro yung I can be myself with. Someone na kaya kong i-take every day of my life. Na pagkagising ko sa umaga, siya na yung makikita ko. Yan. Kasi, di ba siya yung makakasama mo habang buhay? Napaisip. Bakit talaga ni ate yung joy? Dapat yung mahal na mahal mo talaga at yung mahal ka rin. Palakpakan naman natin, guys. Nako, Eric, maraming salamat sa mga na-share mong kwento at mga revelations. Natuwa ako dahil meron kang exclusive na talagang dito mo lang sa Showbiz for More ibinigay. Pero hindi pa nga tapos ang pangungulit ko sa iyo dahil susunod na nga ang ating Playtime segment dito lang, syempre, sa Showbiz for More! Balik po ang Showbiz for More at oras na nga para sa ating Playtime segment. Ako, Eric, marami ka ng mga artista na nakakasalumuha sa loob ng 15 years mo at marami rin sa kanila ay talagang super close na close mo rin. At kapag super close, dapat kilalang kilala natin at kabisado natin ang kanilang mga galawan. Yung mga pa-mannerisms. Mannerism talaga. Hindi pa pwedeng nuances. Di ba mannerism, mga kagat-kagat na koko ganyan. At ang challenge na ito para sa'yo sa ating
Playtime segment, kailangan mong ipahula sa amin, sa akin, ang singer na mabubunot mo. At ang catch dito, hindi ka pwedeng magbigay ng clue sa pamamagitan ng pagkanta. Pwedeng gayahin yung pag-arte, pagsasalita nila, pero hindi ang pagkanta. Ayan. Naku, pag hindi nahulaan, meron kaming inihandang killer question. Parang mahirap to ah. Unahin natin yan. Huwag mapakita ah. Game. Okay. You know what, guys? Everything. Alam ko na yan. Kila ko yan. Martin Rivera. Siyempre, di ba siya kasi yung talagang very comical, di ba? Very comical si Kuya Martin. Ganun yun, oh. Siyempre, pag iniit... Baka nakita mo na to. Hindi. Ganyan nga nila inabuti yan. Ganyan yan sila. Hindi nila yung pinapakita sa akin. Next. Hirap ba? Okay. Thank you so much po, Kuya. Ay, Ate. Hello po. Opo. Thank you po. Thank you, Mami. Pingi pong tubig, Mami. Ah, Sarah, Heronimo. Nung una lang sa isip ko na, sabi ko na, Angeline Quinto. Di ba parang kasing, thank you. Di ba ganito si Angge? Hindi, di ba pa gano'n? Hindi, totoo naman kasi napakagalang ni Sarah. Tsaka kahit hanggang ngayon, kasama niya sila, Mami, di ba? Taga. So, sabi ko nga, hanggang kinukuya mo ko, tagal na natin sa inducer. Next. Susunod. Madali lang to. Kaya ko yan. You know what, Eric? You know what? Dali nun, ha? Ay! Kuya Gary. Oo. Sorry, alam ko lahat, Eric. Diba? In fairness naman. Nahuhulaan ko talaga lahat. Ang tatay ko mo. Bago natin tapusin, Eric, gusto na yung malaman, gaano pa katagal nakikita ang self, ang sarili mo in this line of work? Siguro hanggat, sabi ko nga ang pagkanta, di ba sa mga ibang karera, may tayo tinatawag na retirement. Pero sa pagkanta, wala akong... Parang there's no such thing as retirement when it comes to singing. Hanggat nakakakanta. Hanggat nakakakanta ka, hanggat may boses ka, hanggat may gustong makinig ng musika mo, hanggat may gustong manood sa'yo, hindi ka pwedeng hindi kakanta. Kasi passion yun eh. Sana mag-last pa ako longer. Kasi I really love what I do now eh. Kulang ako kung wala ka, sino ito? Ako, kulang ako kung wala yung... supporters ko. My friends, my fans. I don't call them fans eh. I call them friends. Kasi wala naman talaga kami dito, tayong lahat. Yes. Kundi dahil sa mga sumusuporta sa atin at tumatangkilik ng mga ginagawa natin, di ba? So, sila yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay after 15 years nandito pa rin. Sila talaga yung dahilan. Palakpakan naman natin, guys! Thank you, Eric. Maraming salamat. Thank you. Thank you rin. Maraming salamat. Sobra kami nagkapasalamat sa'yo. And magkita tayo sa concert mo. Promise mo yan. Yes, oo talaga. Pagkita-kita tayo sa concert ni Eric Sanz, ipi-feature din natin po yan, syempre, dito sa atin sa Showbiz More para sa ating Joyride segment. Pero syempre, once again, kasama natin sa ating On The Spot segment, ang aking love na love nyo rin po lahat. The Philippines, the Prince of Pop, and of course, the King of OPM Theme Song, Mr. Eric Santos. Mga ka-jeep, din natin na gusto pang maki-join sa Kulitan at Kwentuhan, i-follow niyo lamang po ang aming Facebook page at Twitter. Hanapin niyo lang Jeepney TV. Mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, Jeepney TV po. Ako po, meron din po ako mga social media accounts, MOR1019 Jaiho sa Twitter at sa Instagram, DJ Jaiho naman po sa Facebook. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo kung saan more chika, more fun. Ito ang... Showbiz Pamor! Bye! Todo, diba? Talaga naman!